Yung lock mga kabini, ano, your CJ, yung trapdoor. During breeding po, ang binibigay ko lang po na supplements ay battery digestion. Sa cod-liver oil po, may binabinder po ako dun na simple lang, beet mineral, picotrin, moringa, tapos river yeast. Yun lang pong apat na yun, yung binibigay ko talaga sa ipong po. Hanggang flyers na po yun. Ayun mga kabi, yung mga mahilig sa mga ganitong breed ng aso, yung exotic bully, available tong tatlong magkakapatid na to. So PM nyo lang si Sir Beam Reyes mga kabi. Welcome back to Herb and Sloth. Look, mga kabi, ni, ano, your CJ, ayan, yung trapdoor. Silipin natin yung log. Ayan. Ang kulay niya, para nag-slate. Opo, oh, ayan, ano naman po yan? Ang line po ng stitch, featured out. Ayan. Polo. Ayan, pansamantala lang tong log na to, sir, ma. Opo, oh, yung, ano, yung log design. Nabili lang sa tropa to, eh. Sir CJ. Ayan. Dito na sa labas yung ibang ibon. Nagalpas kanina mga kabi. Ayan. Yung mga pang summer. Saka yung pang south na ilang piraso yung pang south. Sir? Dalawa po sir. Dalawa. Sa pang south, sa summer naman po, limang ibon. Ayan. Ayan po, aabangan ko po yung, abangan nyo po yung pang summer ko kasi first time ko po maglilipad ng limang ibon. Ayan. Kasi kung maglaro po ako ng ibon, isa, dalawa. Dagdagan ngayon. Ako, dagdagan. Kasi hindi rin pwede magparami mga kabi. Pansamantala yung loop, hindi ganun kalaki. Ayan, sakto lang sa mga pangilang ibon lang. Papalaki natin. Oo. Sa likod mo balak palagay? Dito po, sir. Ah, dito pa rin. Papaislab. Islab po to. Tapos, tambayan na lang din po to ng mag-aabang. Sa baba, no? Opo, ng mga bisita ko. Ngayon. Ayun, good luck sir ano CJ sa paparating na race natin niya sa derby. Pala, sa norte po pala ano. Marami tayong ilalaban na ibon, baka nasa ang bird count ko po kasi 21 eh. Okay. Sana po mag-cash yung 21 dito. Dami noon. Ayun po. Pagdating sir sa mga breeders, paano ang inyong ginagawa bago sila isa lang or i-breed? Sa pagkaan naman po ng breeder, bago isa lang, ay pinapaligo ako po muna, tapos pupurga ko po muna, tapos i-ano ko po ng 1 week na probiotics. Tapos after po nun, pangalawang purga na. Tapos magbibigay na ako ng mga anti-cancer, Doxyplus, Salmostap. Yun po. Pagdating Sir CJ sa mga flyers at sa pagte-training sa kanila, paano yung ginagawa mo or diskarte para mapalakas yung mga ibon? Bago po sila iwalay sa magulang nila, mga around, ano po, mga 25 days. Tapos po, bali nagbibigay din po kasi ako ng mga ano, victory geriwang. Geriwang po sa mga wife. Bali, pag tumungtong na po sila ng 2 months old, ayun, i-stop ko na po yung geriwang. Tapos, syempre po, i-viewing mo na po, bali, naka-viewing na sila noon, habang tuloy-tuloy pa po yung vital sa kanila. Tapos, ganun naman po, pag sa viewing naman po, wala naman pong masyadong na-overplay dito eh. Bali, basta magpakawala na ako ng ibon, sure ako na hindi na mawawala yung ibon. Tapos, pag ano na, start na ng training, bago ko pala sila iwalay, magbabakunahan ko muna. Kasi, ayun yung number one kailangan ko sa ano. Bago kasi iwalay, syempre, nasa flyers group na kasi yung mga sakit. Ganun. Tapos, para healthy sila pag ano, pag bago naman mag-training, wala kasi yung self-tose eh. Bali, sumasabi na talaga ako sa ano, sa track. Pero minsan, pag gustong
pag wala akong magawa talaga, magtatas ako dyan sa may Kabuyaw. Ganun lang, sa marinig. Pag south. Pero pag norte, wala na talaga ang dinaan. Sir CJ, pagdating naman po sa pagbibigay ng mga vitamins, supplements, or herbal, kung nagamit ka sa mga breeder at flyers, ano yung binibigay mo during breeding at sa mga flyers pagka training hanggang sa mag-derby na? Bali, ang binibigay pag sa during breeding ko, ang binibigay ko lang po na supplements ay better digestion, tas geliwang po, tas calcium, na yung pulapot na yan. Tapos, bali, ang nangyayari po kasi sa sistema ko, meron po kasi yung Monday, bawang oregano honey, tapos Tuesday naman po probiotics, tapos Wednesday, honey po ulit, tapos Thursday naman po ay probiotics, tapos Friday, ano po ulit, honey, yun po. Pero nagbibigay din po kasi ako ng yung molasses po. Pag Wednesday, Friday din po, binibigay ko din po yan. Sabay ng honey sa painom. Bali, pag Tuesday, Thursday din po, may sa Conjiver Oil po, may binabinder po ako dun na simple lang, pink mineral, picotrin, moringa, tapos river yeast. Yun lang pong apat na yun, yung binibigay ko talaga sa ipo po, pag Tuesday, Thursday lang po. Hanggang flyers na po yun. Ayun lang po yung binibigay ko. Halos same lang pala. Opo, same lang din po. Hmm. Bali, kahit sa patoka naman po, breeder lang po. Breeder mix lang. Train naman, ang arrival ko lang lagi yung molasses. Simula ng training. Kasi, syempre, magpre-prevention agad ako. Kasi yung molasses maganda yan eh. Ang nagturo sa kanya, si Jonas. Shoutout sa'yo, Jonas. Bali, yung molasses na yun, simula training, binibigay ko namin yan. Kasi, basta tumutok yung araw ng Monday, kung ano yung ibibigay ko sa lahat, ay yung binibigay ko talaga sa lahat ng table ko. Kapag ako, YB pa lang, nakakatanggap na ng maliit na YB, nakakatanggap na ng bawang yun eh. Ganun, bawang, oregano. Basta, same sistema lang ako. Pero sa derby naman, same lang din, ganun lang din, hindi naman ako nagbabago ng sistema. Pero pag sa derby, ang pabaong ko lang naman ay, may ginawa kasi yung bagong powder. Gumawa ko sa rimming powder ko kasi noong una, yung mga ginagamit ko lang na vitamins na babaon kay Sir, kay Sir Nelson Chua, yung magic beans niya. Tapos yung gumamit po ako noon, bali, nagpalit naman ako ng, kasi mahilig po ako yung sasubok sa akin kung ano yung hiyang na vitamins sa ibon. Bali, si Doc po kasi yung nangangarera ko, si Doc Tex, may pinatry po sa akin na powder. Powder po nila na kasama niya sa, na maglaro sa PHA player. PHA player po kasi yung partner. Bali, pinasubok niya po sa akin. Ito po yung naging resulta, overall. Tapos po, hindi ko po na si Doc po kasi nag ibang bansa na. Bali, nagtry naman po ako ng panibagong pabaon sa ibon na forme vitamins ni Sir Jonathan Claveria. Okay naman siya na ito, binamit ko sa ibon na to. Tapos, yung sa finisher ko nga kay Gloria. So yun, tapos ngayon naman, yung South Derby Race na gumawa ko na sarili kong capsule, sana bigyan ako magandang resulta. Ayun lang. Kasi syempre, sa natin makatipid eh. Syempre, mahal yung ibang, pag nag-acquire ka ng mga vitamins sa iba, mahal. Gagawa na lang din ako ng sarili ko para makatipid. Tsaka alam ko yung, mapag-aralan ko yung vitamins kung yung ba sa ibon. Ano po yung hindi mo malilimutan pagdating sa pag-aalaga ng mga kalapate? Yung hindi ko po malilimutan, yung first time ko pong manalo. Nag-overall po kasi ako. Yung ibon na po kasi na to, siya po lagi yung unang nauwi sa race na yan.
Di naman po sa unang nauwi, kumbaga, sa first dragging po ng ibon, andito po siya agad. Bali, may, pag, di ba po, 1 to ang speed ng, ano, ng expected time. Bali, ang nangyayari po, yung ibon, pag-aabang na po ako, nangyayari po, andito na po yung ibon, meron po kasi yung one time, Pasko. Bali, mag-aabang pa lang ako, pagkatas ko kumain. Pagtingin ko, andito na yung ibon, nakatambay na siya. Eh, yung ibon kasi natatambayin palagi. Bali, kahit dalawa na yung asawa niya sa loob, talagang natatambay siya. Bali, ang ginagawa ko, kukuha pa ako ng cock sa breeders to para ipapasok doon sa loob, para pumasok siya. Ayun. Kasi, ang una niyang hinahanap, ano, malakas kasi yung ibon eh. Ang una niyang hinahanap, yung bugbog. Nakipag-resting pa siya. Kasi doon mo makikita kung kondisyon pa talaga yung ibon. Kasi kung hindi kondisyon yung ibon, pagpasok ng lock, titiklok na sa isang gilid. Siya hindi, nakipagbugbugan pa talaga siya. Ayun. Kaya, sana, yung ibon kasi na to, hindi na nakauwi eh, ng matlog. Bali, pagkakaalam ko, 35 birds lang yung binitawan nun. Tapos yung, bali, ang nangyari sa race na yun is zero visibility. Super smash, maulan sa buong vehicle. Kahit sa Laguna, sobrang makulim yun. Naambun-ambun din. Ayun. Pero may nakauwi sa amin na isa. Tagabing yan naman yun. Tapos, ayun, sa akin, hanggang ngayon, hindi siya nakaka-uwi. Pero, anak naman siya ng isa sa akin. Meron siyang isang anak yan. Pwede ko siyang maibalik sa lola niya. Para ma-invent ko din. CJ, nag-out ka din ba ng mga hawak mong linyada dito sa iyong lock? Opo, bali nag-out po ako ng ibon. Bali, meron po kami gina-out dito yung producer po namin ng EBL-OLR. Pa-credito po siya. Wagon po yun, wagon. Bali, medyo pricey pero kung talagang gusto niyo ng pangdalawang ibon, yun, pwede yun. Kapag uusapan, PM na lang ako. Tapos, marami tayong in-out din na, ano, na YB. Bali, sa amin kasi, hindi kasi ako nag-i-stack ng ibon. Kung alin lang yung mabreed ko, ay yung, kung ano man yung maging finisher ko sa race na to, ay yung ginagawa kong stack. Bali, pasok-sok lang talaga ang ano ko, ang mga ina-out namin na mga ibon. Bali, yung mga ina-out kasi namin na mga linyada ay Alpahen, Basra, tapos SDR, yung mismong ano na ito, mismong kapatid na ito, yung may pinayari na trope na ito. Mismong kapatid na, nilahin na, kasi ito din, lahin din na ito. Tapos, marami pa, marami kaming in-out, basta PM na lang. Sir CJ, ano yung may papayo or may sishare mo, lalong-lalo na sa mga newbie, or nagsisimula pa lang sa ating pigeon industry? Ang mapapayo ko lang po sa mga newbie ay, kumuha po sila sa mga napapanalong mag-iibon, sa mga linyadang maayos. Tapos po, tutuwan lang po nila lagi yung ibon para, basta po, mabigay nila yung pangangailangan ng ibon. Bibigyan na po sila ng achievement doon. So, ayun mga kabi, yung mga mahilig sa mga ganitong breed ng aso, yung exotic bully, available tong tatlong magkakapatid na to. So, PM nyo lang si Sir Beam Reyes mga kabi. And itong magulang, ipapakita ko sa inyo mga kabi. Ayan. Ito po yung magulang mga kabi. So, PM nyo lang si Sir Beam, mga kaabi. Ayan, ganda ng kulay, mga kaabi. Exotic bully. Ayan. Thank you. Sir CJ, baka may mga shoutout ka po. Shoutout po sa Team Legit. Kila Kuya Noriel, Kamandag, John Roy Latriel. Kay Robby Abanico. Ayan, shoutout sa iyo, pre. Tapos, shoutout sa Team Jim Calamansi.
ayaw nyo pabanggit pangalan nyo eh. Basta shoutout sa inyo. Tapos shoutout din sa mga tropa ko dyan. Kila ano, kila Sir Ruel, Sir Mandy, sa Team Sinalhan po. Shoutout po sa inyo. Okay, Coach Beam, good luck sa exam mo. Yun, hopefully, sana makapasa kagad. Ayan, busy siya ngayon. Ayan. So, yun mga kabi, yun nga yung kapartner niya, si Sir Beam Reyes. Hanggang dito na lang yung content natin kay Sir CJ mga kabi. Maraming salamat Sir CJ sa time at pagpapatuloy mo dito sa Muntimong Love. Maraming salamat and good luck sa mga races na darating sa iyo. Good luck din po, sir. So, hanggang dito na lang mga kabi. Thank you, Sir CJ. Yeah, keep safe and God bless. Bye-bye.